Ayan, magandang gabi mga ka-breeders. Medyo malungkot itong ating ibabalita ano, about dito sa ating DIY na incubator at dito sa ating hinahats na itlog sana. No? Ayan, makikita nyo mga ka-breeders. Nakakalungkot lang isipin at sayang sa panahon na ating ginawa. So, ayan, na sa mga baguhan ano na mag-DIY, mag-ano ng mag-incubate ng mga itlog o anumang klaseng itlog na ating incubate ano. So, kailangan mong mapanood to sa breeders. Dahil mayroon tayong matututunan dito sa nangyari dito sa aking ginawang incubate. So, ka-breeders, kung bago ka pa lang sa aking channel, ano, isubscribe mo ang ating channel at pindutin mo na rin yung ating notification bell. At palike na rin para suporta lang sa ating vlog ano, para mapagpatuloy natin, makapagbigay tayo ng konting kalaman o idea about dito sa ating ginagawang ganito ano. Sa kasi itong nangyari nga sa akin. So yan mga ka-breeders ano, bago ko ipagpatuloy yung ating pagpaano yung ano natin dito sa kung ano nangyari dito sa ating breed ano. So maaari ka lang intro muna tayo. So ayan mga ka-breeders ano. Nakita nyo yung ating itlog. Kung napanood nyo itong ating ano part 1 ay sinalangan natin itong ating DIY na incubator ng 18 piraso na itlog. So, nandun yun sa ating part 1 yan. No? So, ayan, ka-breeders, ano. I-share ko lang sa inyo kung ano nangyari dito sa ating, bakit naging ganito. Ito, ka-breeders, yung ating sinalang. Unang salang natin dito sa ating incubator. Ito nga ang nangyari. Simula nung sinalangan natin to hanggang 15 days, kinik natin tong ating mga itlog, ano? Doon ako nag-check kung mayroong similya, wala. So, sa madaling salita mga ka-breeders, yung iba, wala. Yun ang hindi ko na nakuhanan dahil siyempre, alam naman natin kung paano ano. So, sa madaling salita mga ka-breeders, meron tayong natira na itlog mga, di ko maano kung siyam o sampu. Sampu. So, ang ano mga ka-breeders dito, inasahan ko ay pagdating ng 21 days, siya ay mag-hats na siya, no? Papipisa na sana. Pero hindi nangyari yung ka-breeders dito sa ating ano. Umabot ito mga ka-breeders ng 23 days. Pagdating ng 23 days mga ka-breeders, mayroon siyang nag-crack. Nagkaroon dito sa ano natin, mayroon siyang nag-crack na tatlo. So, yung tatlo na yon, ito yon. Ito, at saka yung isa, nag-crack siya mga ka-breeders ng 23 ng tanghali. No? So, nangyari, gabi na, hindi pa rin nakakalabas.
Itong tatlo. So, ang ginawa ko, ano mga ka-breeders? Ang ginawa ko dito ay binasag ko yung gilid dito to. Kagaya ng pagbasag ng inahin na naglilimlim. Binasag-basag ko lang para madali silang makalabas. Kung tala sila ay gusto na lumabas. So, sa madaling salita mga ka-breeders, yung isa, nakalabas ka agad sa loob ng 5 minuto lang. Itong dalawa, at saka yung namatay, hindi siya nakalabas. So, pagdating na umabot pa ng 2 oras mga ka-breeders, bago yung ginawa ko, tinanggal ko na sila sa itlog. No? Pero kasabayan nito, ka-breeders, na ito itong malakas ito. Pero yung isa, after ano nun, siguro ko wala pang kalahating oras ata, namatay. Tapos yung isa ito. Ano mga ka-breeders ito? Yo, may ano siya, may hindi siya normal. Ayan, oh. Ayan. Hindi siya normal. So, ayan ano ka-breeders. Ano? Balikan natin yung mga pagsusuri ko dito kung bakit i-ano natin kung bakit sila nagkaganyan ano. So, after that niyan, mga ka-breeders, bago nangyari yan, ano, noong 21 days na sila, ay, nag-sorry ako ulit, bakit ka ako 21 days na wala pa ka-breeders na lumalabas, wala pa nagka-crack. So, ang ginawa ko, nagtinis ko ulit sila yung mga itlog, itong 10, or siyam. Mayroon naman silang mga blood clot na ano sa loob. So, nagtaka ako bakit wala pang nagka-crack. So, meron akong isang itlog na nahulog. Nabiyak. Disgrasya na, nadula sa kamay ko. Nahulog. May ano siya mga ka-breeders, may similya, pero hindi siya na-develop. So, nagduda ako, sabi ko baka wala nga similya to, baka hindi ano, or may mali sa ating ano. No. So, kumuha ako ulit ng isa, binasag ko na. Pagkabasag ko mga ka-breeders, ay may sisiw. So, as in sisiw na, develop na siya. Sabi ko may similya. Di, ito ang natira, yung ano. So, mayroon akong 2 na ano na, nabasag. Tapos, yung isa, yun nga, yung isa may sisiw. Tapos, yun na nga, ito na nga. Dudugtong na natin itong nangyari dito sa ano. Tapyo. So, ito yung natira. Ito mga ka-breeders, mayroon tong ano. Hindi ko na inasahan to na may similya pa to. Kasi, sobra-sobra na. Yung araw 20 ano na umabot na sila ng 23 plus 2 bali 25 days na. So ano pa hindi ba mga ka-breeders ano wala na yan. So ayun na nga yung ka-breeders bago nangyari na no dahil sa 21 days wala pang nangyayari sa kanila. Nagsorry ako sa init ng ating itong ating thermostat na ating nabili. So, ayan mga ka-breeders. Ayan siya. So, isinori ko siya. Bumili tayo ng analog na no thermometer ito mga ka-breeders. Bumili tayo agad. Ayan. Binili ko to. Isinuri ko to, no? So, ang lumabas doon sa init niya ka-breeders. Kasi itong ating thermostat, nakasit up siya ng yung on niya, 37.0. Yung off niya, 37.8. Isinit natin yun.
So, nung linagay natin tong ano, itong ating analog, ano, ayan mga ka-breeders, doon sa 37.0 at saka 37.8 na op. Ang lumabas dito mga ka-breeders, ay pumalo lang siya ng 35. So, dito lang sa ka-breeders, oh, mapumalo lang siya ng 35. So, yun na, no, ka-breeders, no. Mayroon pa akong isang ano dito, yung ano din, thermometer din na ginagamit natin sa taong pandag na to, no. Ginamit ko rin yun. Isinurog ko dito sa ating incubator. So, ano lang, ano, kukunin ko lang, papakita ko sa inyo para justify natin kung ano ba talaga ang dapat natin gawin dito sa ating pag-incubate. Kukunin ko lang mga ka-breeders. So, ito mga ka-breeders, ano, ito ay ginamit din natin. Ito, digital na thermometer. Na automatic alarm. Ayan. Ito siya mga ka-breeders. So, pinasok natin dyan sa loob ito to. Itong thermometer na to. Yung nakasit up dito mga ka-breeders na 37.0 na on at saka 37.8 na off. Ang lumalabas dito mga ka-breeders ay 32 o 33 lang dito sa ating digital na to. So, nagduda ako ano sa ating in-incubate. Sabi ko, malamang siguro baka kulang sa init. So, ang ginawa ko mga ka-breeders, kasi mayroon akong mga inahindo na naglilimlim, dinala ko to. Itinis ko to sa tatlong inahin. Itong ating, itong ating digital thermometer na pang tao. Ayan. So, ito yung ginagamit para sa tao kung may lagnat o na naging saklikili. Ano. So, ayan, sa madaling salita, mga ka-breeders, ano, itinisting natin yan sa tatlong inahin. So, unang itinis ko sa mga ka-breeders, sa isang inahin, ay pumalo siya ng 40. 40. Yung init niya. Dibdib at kilikili. Ito to. So, itatlo yung inahin na naglilimlim natin. Ano? Itinis ko to rin din sa dalawa. Yung dalawa, mga ka-breeders, ay pumalo siya ng 38, yung dalawa. So, doon ako nagbase. Nang paulit-ulit ako ditong nagtitest dito sa ating ano na to, incubator ano. Sabi ko, hindi sila match. 37, naka-set up ng 37.0 yung on. Naka-set up naman yung off ng 37.8. Pero hindi sila nagmamatch dito sa dalawa na to. Ayan mga ka-breeders. So, ibig sabihin pala mga ka-breeders, ano, dito sa nangyari sa aking in-incubate na itlog, may mali. Umasa ako dito, ka-breeders, na dito sa ating nabiling thermostat na yung binibigay na init ay sapat doon sa ating itlog. Pero, nung nag-test tayo sa mismong naglilimlim na inahin, bakit 38 ang kanyang init sa kanyang inaabsorb ng kanyang itlog? So, ibig sabihin dito, ka-breeders, dito sa ating in-incubate, kulang ang init na naabsorb ng ating ibang itlog na may similya. Yung iba naman talagang aminado tayo na walang similya kasi as in clear talaga mga ka-breeders yung itlog na ating linabas na walang similya. So, ito
nagkaroon tayo ng positive na may similya. Kasi mayroon nga lumabas. Pero may lumabas siya, mga ka-breeders, ay isa lang yung matino. Ayan. Yung isa, premature, ayan o. Hindi siya makatayo at hindi niya may dilat yung kanyang mata. Ano siya? Ganyan lang. Magulong-gulong lang siya dyan. Ka-breeders. Yan ang ano. So ito lang ang naging matino sa ating sa lumabas na ano ka-breeders, no? Dito sa ating mga ito. So ayan ka-breeders, no? Dahil nag-sorry tayo dito sa ating DIY na incubator. So na-experience ko na hindi pala pwedeng basta-basta ka lang. Kung na-set up mo, okay na. Aasa ka na lang na okay na. So, siguro ko yung iba naman na mga ano dyan, hindi naman natin siguro masabi kung anong-ano ba talaga nila sa pag-going to be. Pero sa aking karanasan, mga ka-breeders, ito ang aking karanasan dito sa aking in-incubate na mga itlog. So, siguro ko hindi sapat yung init na ina-absorb niya. Kasi, 37.0 ka-breeders yung ating on. 37.8 yung ating off. Pero dito sa ating analog, pumapalo lang siya ng 35. Ayan. Pero huli na, mga ka-breeders, no, huli na nangyari. Doon lang tayo nag-imbestiga nung yun na yun yung nasa date na talaga dapat na magkaroon na ng sisiw itong ating mga itlog. Dapat oras na na para lumabas. Pero umabot ng 23 bago may lumabas yung iba. Ay isa patay, yung isa ito. Ano naman? Buhay pero hindi naman natin mapapakinabangan kasi hindi mo mabubuhay yan dahil hindi naman makakakain yan dahil hindi siya makatayo, hindi rin siya makadilat. So ayan, so yun ano mga ka-breeders, ito yung punto natin dito. Kumpleto naman tayo, mayroon tayong pan 25 watts yung ating bombilya, may tubig yung ating thermostat. Ayan. May pasingawan siya. O nang ano dito ka breeders, yung pan ko nandito. Nandito sa likod. Kaso hindi ano, hindi siya naging maganda yung ano. Kaya ang pinasok ko siya dito. Kasi nagkakaroon siya ng masyadong malaking singaw kasi butas din. So ayan no, tinanggalan ko at nakpan ko siya. Tapos nilagyan ko siya ng butas-butas para may singawan. Ayan. So, ayan nga mga ka-breeders, ano, dito sa ating pag-incubate, dapat mag-suriin muna natin bago natin salangan ng ating mga itlog, yung init, kung tama ba, yung mats ba, yung binibigay ng ating thermostat na init sa dito sa ating mga pagsusuri na mga gamit ano. Dito sa ating analog at dito sa ating automatic na thermostat na pang tao ano. So kung mayroon kayong mangyari po sa kung ito nga mga ka-breeders ano, kung sakasakaling magkaroon kayo ng ano, pwede niyo suriin din yung ating naglilimlim. Na ito ang gamit natin. Sa dalawang inahin, ito yung tinis ko. Nilagay ko sa dibdib, nilagay ko sa kilikili. Ang lumalabas dito mga ka-breeders ay ang init ng pinaglilimliman ng ating manok ay 38. So, ibig sabihin, dito pa lang sa ano natin, 37.0 yung ating on, 37.8 yung ating off.
Tapos pagdating dito, sa ating analog, pumapalo lang siya ng 35. Tapos pagdating dito, pumapalo lang siya ng 32 o 33. So, walang init, ano, mga parang tabi ko, walang init. Nagkaroon man siya mga ka-breeders ng ano, developing ng ating itlog, pero mahina, ayun. Mahina siya, mayroon siyang mga itlog na hindi na-develop dito sa ating ilingkabit. Sayang. Sayang yung panahon. Inasahan ko pa naman. Nasana, ano, kasi mayroon naman po mga similya. Itong ating ano, itlog. Ito, ito nga mga ka breeders ay ito na ito nga o mga ka breeders na nadetect na dito. May nadetect siya. Itong ating matik. Nakabukas to ah. O, nakabukas siya. Nadetect niya yung init na sa 33.7. Ayun. Nadetect niya yung ano. Sayang yung ano natin, ka-breeders, itong ating mga itlog. Ayan. Nag-iisa lang yung matino, no? So, ayan mga ka-breeders, ano? Napapakita ko sa inyo, susuriin natin itong natitirang itlog. Kung ano ba talaga ang time na mayroon siyang semilya sa loob pero hindi na-develop. So, iilawan natin to mga ka-breeders, ano? Ilalabas ko lang itong ating itlog at isasara muna natin itong ano para medyo, ay, sorry. Medyo madilim tayo, ano? Ayan. Madilim na tayo ka-breeders. Susuriin natin itong ating itlog, ano? So ayan mga ka-breeders, gamit natin ay cellphone. Papakita natin kung makikita kaya dito. Ayan mga ka-breeders. Ayan o, ayan siya o. Ayan siya. Nung, o, ayan nga siya mga ka-breeders, may mga blood clot siya sa ano, sa gilid. Ayan o. Kaya hindi natin masasabi na wala itong semilya. Hindi lang na-develop yan mga ka-breeders niya. Ayun siya. May mga blood clot siya sa gilid pero ano na siguro namatay na. Hindi na-develop siguro. Ayun, may mga ka-breeders. Apat na piraso ito. Ayun. Ayan mga ka-breeders, ano? May pakita natin yung nangyari dito sa ating ilingkabit. So, ayan. Mga diyan sa mga baguhan, ano? Na magano, ano? Ay, itip ko lang bago tayo gumawa ng hakbang para gawin ito. Ay, chicken muna natin yung ating incubator, yung init, kung match dun sa ating thermostat na ating nabili. Para mabigyan ng sapat na init yung ating mga itlog. Para hindi sayang, no, mga ka-breeders, no, hindi sayang yung ating ginagawa. Kasi, gumagastos tayo, ilaw, panahon. Yun yung ating puhunan. Ito mga ka-breeders, ano, kaya lang ako gumawa ng ano nito, ng incubator na
Ano kasi kasalukuyan, nagbibreed ako ng Rhode Island. Wala pang ano, siyempre nang itlog sila. Meron naman ako mga native. Yun nga ang ano ko doon, ang native ko, pinapaitlog ko tapos pag malilimlim, yun yung ating isasalang, yung ating ano. Ikasalukuyan, wala pa noon, kaya gumawa tayo nito. So, ayun nga. Dito sa akin, sa nangyari dito, ano. Ang ano ko talaga dito, kulang yung init na na-absorb ng ating mga itlog doon sa ating pagsusuri. Malamig, siguro malamig. Kasi, gumamit tayo ng analog, gumamit tayo ng matik na mga pagsusuri ng ating temperature, mga ka readers, no? Malayo yung kanilang ano, no? Malayo yung kanilang agwat doon sa ano. Kasi dito, kung sa tustusin, tama na yung sabi natin, tama na yung init na binibigay niya doon sa ating sinisit up sa ating thermometer. Dito sa ating thermostat. Pero yung init na binibigay niya dito sa loob, hindi pala sapat sa ating mga itlog. Kaya maaring hindi siya na-develop masyado yung ating mga itlog, ano, mga ka-breeders. So, ayan mga ka-breeders, ano. Abangan nyo yung ating susunod na pag-a-adjust dito sa ating incubator. Kasi meron tayong isasalang uli. Kaya magkakaroon tayo ng pagsusuri bago natin salangan ng ating itlog. Susuriin muna natin bago natin salangan ng itlog para kung talagang accurate kung saan ba talaga ang may diferensya sa itlog ba o sa ating incubator o sa ating thermostat. Ayun. So ito yun nga mga ano ka-breeders, no. Hindi ko malubos maisip mga ka sayang yung aking effort dito sa akin. Pero meron naman ako ngayong inahin na dalawa na gano'n, naglilimlim. Yung pangatlong bats na itlog nila na pinalimliman ko doon sa ano, ay malalaman natin yan mga ka-breeders, ano. Kasi yun ay sinuri ko rin sa 14 na pinalimliman ko doon, dalawa yung walang similya. So 12 yung next week natin na may similya doon sa ating inahin. Kaya ayun, abangan din natin yan mga ka-breeders kung ano ang magiging resulta doon sa ating. So ayun mga ka-breeders, ano, sana ay dito sa ating vlog na to, magkaroon kayo ng idea bago natin gawin sa mga bagong manunod or dyan sa mga matagal nang nag-incubate, ano. Maaaring lang kayo, kung mapapanood dito ang ating vlog, maaaring lang kayo mag-comment dyan sa ating vlog, ano. Meron tayong Facebook page, Kuya Kilat, meron tayong Reels. Mag-comment lang po kayo kung anong mali dito sa ating ginawang ano, no, incubator. Para kung ako man ang may mali at may tatama ko. So, ayan mga brothers, ano. So, naiano ko lang sa inyo yung ating ginawang dito sa nangyari dito sa ating inyong kabitan.
na-share ko lang sa inyo. So, hindi naman sabi, hindi naman ko sinasabi na pwede natin ma-perfecto, pero ito yung tunay na nangyari sa ating ano, dito sa ating Iningkabit. Ayan. Sana sa susunod na ating gagawin, ma-perfect na. At abangan nyo rin. Yan, yun nga yung sinasabi ko mga kambridges. Abangan nyo. Sa susunod natin sa salang ay magkakaroon tayo ng pagsusuri para kahit pa paano malapit. Malapit dun sa kung hindi man magkakamats-mats yung ano, ilalapit natin ng konti para magkaroon sila ng yung ating itlog magkaroon ng kahit pa paano yung sapat na init doon sa ating mga itlog. So yung mga ka-abridges, ano, muli akong nagpapasalamat kung ito'y mapanood nyo. Nagpapasalamat ako. Sana'y huwag kayong magsawa. Suporta lang sa ating vlog na to, mga ka-abridges. So ayan mga ka-abridges, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.